Sa isang maulan na gabi, isang ambulansya ang nagmamaneho papunta sa ospital, na may bitbit na isang buntis na babae na tinamaan ng kidlat. Nang maglaon, ang buntis na babae, na kinilalang si Anna, ay binawian ng buhay. Ipinaalam ng doktor sa asawa ni Anna, si Greg, ang tungkol sa kanyang pagkamatay kasama ang balita na nakaligtas ang kanilang sanggol pagkatapos ng maagang kapanganakan. Gayunpaman, ang sanggol ay isinilang na may congenital condition na tinatawag na albinism, na naging dahilan upang magkaroon siya ng maputlang balat at maputlang mga mata na kadalasang masensitibo sa liwanag. Hiniling ni Greg na makita ang sanggol at dinala siya ng doktor sa isang bagong panganak na intensive care unit. Sa loob, pinagmamasdan ni Greg habang sinusukat ang brain waves ng sanggol. Pinapaginhawa niya si Greg na ginagawa nila ang lahat para mabuhay ang sanggol. Gayunpaman, walang nararamdamang pagmamahal si Greg sa sanggol. Siya ay umiiyak sa paghihirap at itinatakwil ang sanggol sa isang iglap. Sa sandaling yon, ang sanggol ay umiiyak habang ang kanyang brain wave ay nagiging napakataas na frequency. Dumating ang ilang doktor sa pinangyarihan upang suriin ang sanggol bago nila tulungan si Greg palabas ng silid. Makalipas ang ilang taon, ang sanggol, na pinangalan ng Jeremy Reed, ay pinalaki ng kanyang mga lolo't lola sa isang rural na bayan sa Texas. Binansagan si Jeremy na powder dahil sa kanyang kapansin-pansing maputla at walang buhok na hitsura. Buong buhay niya ay nanirahan siya sa farmhouse ng kanyang lolo't lola at hindi na umalis sa lugar hanggang ang mga opisyal ng pulisya, na pinamumunuan ng sheriff ng bayan na si Doug Barnum, ay nagtangkang palabasin si Powder mula sa basement, ngunit hindi siya natinag. Si Sheriff Doug ay hindi gumagamit ng puwersa patungo sa Powder, at sa halip ay tinawag ang psychologist ng bata na si Jesse Caldwell upang tulungan sila. Dumating si Jesse sa farmhouse, kung saan bumaba silang dalawa sa basement. Pagpapakilala niya habang mahinahong tinatawag si Powder. Malawak ang basement ngunit madilim. Parang library dahil sa maraming istante na puno ng mga libro. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw si Powder mula sa dilim habang sina Jesse at Doug ay tumingin sa kanya sa unang pagkakataon. Pinaginhawa ni Doug si Powder na sinasabing wala siyang problema habang inaabot ni Jesse ang kanyang kamay sa binatilyo. Hiniling ni Jesse kay Doug na maghanda ng pagkain para sa Powder at iniwan niya silang dalawa para mag-usap. Pagkatapos ay tinanong niya si Powder kung bakit hindi siya mismo ang nag-ulat tungkol sa pagkamatay ng kanyang lolo. Sumagot si Powder na pinag-uusapan ang babala ng kanyang lolo kung saan dadating ang mga tao doon at kukunin siya kung gagawin niya. Habang kumakain si Powder, nag-explore si Jesse sa paligid ng basement, napansin ang kanyang mga libro at mga siyentipikong proyekto. Kumuha si Jesse ng isang aklat ng panitikan mula sa isang istante at ipinakita ito kay Powder. Tinanong siya kung nabasa niya ito. Bilang tugon, sinabihan siya ni Powder na pumili ng isang pahina kung saan mahusay niyang binibigkas ang mga linya sa pahina na word per word. Nang tanungin niya si Powder tungkol sa huling pagpasok niya sa paaralan, sumagot si Powder na hindi pa siya nakakapasok sa paaralan, ngunit alam niya ang lahat mula sa lahat ng kanyang mga libro. Inihayag din ng Powder na bukod sa pagbabasa, tumutulong siya sa pagtatrabaho sa paligid ng farmhouse, hanggang sa pagsikat ng araw, at nagsusuot siya ng salaming pang-araw sa araw upang maprotektahan ang kanyang mga mata na sensitibo sa liwanag. Nang maglaon, nakumbinsi ni Jesse si Powder na umalis sa farmhouse ng kanyang lolo't lola. Umakyat siya mula sa kanilang basement, dala ang kanyang bagahe, suot ang kanyang salaming pang-araw. Sa labas, hinihintay siya ni Sheriff Doug kasama si Deputy Harley Duncan at ilang mga pulis. Kasabay nito, ang Powder ay ipinahayag na may iba pang mga kakayahan, at ang mga ito ay nagsisimulang magpakita habang siya ay naglalakad palabas ng farmhouse. Nararamdaman niya ang iniisip ni Jesse, na nagpapakita na natatakot siya sa kung paano siya tratuhin ng ibang tao. Ang malakas na electromagnetic charge ng kanyang utak ay nagiging sanhi din ng abnormal na pagana ng mga electronic device kapag siya ay nasa paligid ng mga ito. Sumakay ng pulbo sa kotse ni Jesse at umalis, habang ang mga pulis ay patuloy na lumilingon sa paligid ng bahay. Napansin ni na Harley at Doug ang isang bilang ng mga pamalo ng kidlat sa bubong ng kanilang bahay, na nagsimulang maghinala na maaaring may higit pa sa kalagayan ni Powder maliban sa kanyang albinismo. Habang nagmamaneho si Jesse sa paligid ng lungsod, nabighani si Powder sa paligid at kinakalikot ang mga pindutan ng bintana. Dinadala niya si Powder sa isang all-boys orphanage kung saan siya ay nasa ilalim ng foster care. Sa hapunan, mag-isa siyang nakaupo sa isang mesa kung saan tinititigan siya ng mga batang lalaki roon. Tinatrato siya bilang isang outcast. Isang grupo ng mga batang lalaki na pinamumunuan ng maton na si John Box ang lumapit kay Powder sa kanyang mesa habang siya ay kumakain. Nagpapakita si John ng mahirap na pag-uugali sa Powder. Pinipilit nila siyang gawin ang isang tradisyon para sa mga bagong dating kung saan dapat niyang idikit ang isang kutsara sa anumang bahagi ng kanyang katawan.
Pinapanood sila ni Powder at hindi nagsasalita. Ngunit bilang tugon, ginagamit niya ang kanyang malalakas na alon ng utak upang manipulahin ang lahat ng mga kagamitan sa dining area na bumubuo ng isang piramid na may mga kutsara. Ang mga batang lalaki ay nanlamig sa pagkabigla habang si Powder ay numisi, pakiramdam na nasisiyahan. Samantala, umuwi si Sheriff Doug at nakita niya ang kanyang nawalay na anak, si Steven, sa pasukan ng kanilang bahay. Sandali silang nagkatitigan bago umalis ng bahay si Steven at nagmaneho. Sa loob, ang may sakit na asawa ni Doug na si Emma ay nakakulong sa kama habang si Maxine, ang kanilang kasambahay, ay nagbabantay sa kanya. Sinabi ni Maxine ang tungkol sa pagbisita ni Steven na sinasabi na ang presensya ng kanyang anak ay mas epektibo kaysa sa mga gamot ni Emma. Ibinigay niya kay Doug ang pilak na kahon na nagmula kay Steven. Inilagay ito sa nightstand ni Emma, pagkatapos ay binuksan ang mga alingaungaw sa kanilang kapitbahayan tungkol sa Powder at ipinahayag ang kanyang takot sa binatilyo. Habang tinatawag ni Maxine na may depekto sa pag-iisip si Powder, hindi siya pinapansin ni Doug dahil naniniwala siyang hindi. Kinabukasan, sinusuri ni Dr. Duane Roth, isa sa mga residenteng doktor, ang kalagayan ng kalusugan ni Powder habang nasa ilalim ng pangangasiwa ni Jesse. Ipinaalam niya sa kanila na bukod sa kawalan ng anuman at lahat ng kanyang buhok sa katawan, ang Powder ay napakalusog. Pag-alis niya, ipinaalam ni Jesse kay Powder na nagpakonsulta siya sa isang optometrist para magbigay ng contact lens para sa mapupula nitong mga mata. Nag-aalok din siya na mag-enroll ng Powder sa Wheaton High School, na sinasabi na ito ay isang magandang lugar para sa kanya upang mag-aral at makipag-ugnayan sa ibang mga tao. Pumapayag si Powder na pumasok sa paaralan, ngunit tinitiyak na matatanggap niya ang kanyang contact lens bago pumunta. Sa kanyang unang araw, mabilis niyang nakuha ang atensyon ng mga estudyante dahil halos lahat ng tao sa paaralan ay nakatingin sa kanya. Sa klase ng pisika, nakilala ni Powder ang kanyang guro na si Donald Ripley, kung saan tinatalakay niya ang mga molekula. Ipinaliwanag niya na ang mga tao ay binubuo ng isang masa ng mga molekula, at ang utak ay nagpapadala ng mga electric impulses sa lahat ng iba pang bahagi ng katawan. Sa gitna ng klase, nakilala ni Powder ang kanyang kaklase na si Lindsay Calloway, na patuloy na sumusulyap sa kanya. Natutunan din ng pulbos ang mga katangian ng enerhiya tungkol sa kung paano ito palaging nagbabago at hindi natatapos. Nagpatuloy si Donald na ipinapakita sa klase kung paano dumadaloy ang kuryente gamit ang isang device na tinatawag na Jacob's Ladder. Ang aparato ay naglalabas ng isang maliit na agos ng kuryente hanggang sa ito ay dahan-dahang bumulong ng mas malakas. Biglang nagsimulang manginig si Powder habang naglalakbay ang malalakas na electric wave patungo sa kanyang katawan na kuryente siya. Gulat na titig ang klase habang sinisira ni Donald ang aparato para matigil ang daloy ng kuryente. Nawala ng malay si Powder at bahagyang nanginginig si Donald nang hawakan siya. Nang maglaon, dinala si Powder sa ospital at inihayag ni Dr. Roth na wala siyang kahit isang gasga sa kanya. Nagtungo sina Doug at Harley sa ospital pagkatapos ng insidente, kung saan nakita nila si Donald na nakikipag-usap sa mga medical na tauhan. Lumapit si Doug kay Donald at humingi ng kanyang pahayag tungkol sa nangyari kay Powder sa silid-aralan. Ipinaliwanag ni Donald na ang Powder ay nakakuha ng kuryente hindi lamang mula sa hagdan ni Jacob kundi mula sa buong gusali. He further speculates na ang isang buhok ay hindi maaaring tumubo sa Powder dahil sa electromagnetic power na nananatili sa loob ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, inabisuhan sila ng isang nurse na umalis na si Powder sa kanyang silid at lumabas ang mga pulis upang hanapin siya. Samantala, si Powder ay tumakas mula sa ospital at natitisod sa isang aso. Ang aso, na ipinahayag na alagang hayop ni Lindsay, ay agresibong tumatahol sa Powder sa likod bahay, ngunit agad itong lumambot sa pagpindot ni Powder. Hindi nagtagal, nagmamadaling tumakbo si Lindsay sa labas ng kanilang bahay at nakita niya si Powder. Nakipagkaibigan siya sa kanya, habang ang dalawa sa kanila ay panandali ang nag-uusap sa labas ng kanyang bahay kasama ang kanyang aso. Ipinaliwanag ni Lindsay na dati niyang tinititigan si Powder dahil sa isang taya sa kanyang kaibigan tungkol sa kulay ng mga mata nito. Tinatanggal ng Powder ang kanyang contact lens sa harap ni Lindsay na ipinapakita sa kanya ang kanyang tunay na kulay ng mata. Napansin ng dalawa kung paano sila tinitigan ng mga kapitbahay, ngunit kalaunan ay hindi nila pinansin. Naghiwalay sila ng landas, habang mag-isang naglalakad si Powder patungo sa rails ng tren, sinusubukang umatras sa farmhouse ng kanyang lolo't lola. Sa dulo ng mga truck, siya ay na-corner kalaunan ni na Sheriff Doug at Deputy Harley. Sinubukan ni Harley na takutin si Powder, ngunit bilang kapalit ay nararamdaman ni Powder ang mga iniisip ni Harley, kabilang ang kanyang takot sa kanya. Hinikayat siya ni Doug na bumalik sa orphanage, ngunit tumanggi si Powder, iginiit na hindi niya tahanan ang orphanage. Pagkatapos ng maraming kapanipaniwala, pinasakay ni Doug si Powder sa kanyang sasakyang pulis at pag-usapan ang tungkol sa kanyang mga alaala. Ipinapahayag ng pulbos ang kanyang matinding pagkaayaw sa mga ospital, pangunahin dahil ito ang lugar kung saan siya ipinanganak na nagpapaalala sa kanyang pinakamasamang araw.
Habang nagpapatuloy siya sa kwento, napagtanto ni Doog na malinaw na naaalala ni Powder ang mga alaala mula sa kanyang kapanganakan na naging dahilan upang mag-react siya nang may pagtatanong. Nang maglaon, sinamahan ni Jesse si Powder sa isang opisina kasama si Donald at ang mga miyembro ng State Board of Education na pinamumunuan ni Dr. Aaron Stripler. Sa pamamagitan ng rekomendasyon ni Jesse, kumuha ng IQ ang Powder. Pagsubok, kung saan natuklasan nila na siya ang may pinakamaunlad na talino sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kinapanayam siya ng mga miyembro ng board tungkol sa kanyang background sa edukasyon at mga gawi sa pag-aaral. Inamin ni Powder na nagbabasa lamang siya ng mga libro at hindi kailanman nakakarinig ng radyo o manood ng telebisyon. Binuksan ni Donald ang telebisyon at naglabas ito ng tumitili na tunog na nagpapahiwatig na ang telebisyon ay hindi gumana malapit sa presensya ng Powder. Nang maglaon, nakita ni Powder ang mga iniisip ni Dr. Stripler na nag-isip na niloko niya ang kanyang IQ pagsusulit. Gayunpaman, walang pakialam si Powder dito at sa halip ay hiniling na iwi siya sa bahay ng kanyang lolo't lola. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Jesse na hindi siya basta-basta makakabalik sa kanilang farmhouse dahil ang bangko ang nagmamay-ari ng karamihan sa kanilang ari-arian ngayon. Nalungkot si Powder sa sagot niya at lumabas ng opisina. Dumating ang isang bagong araw, dumalo si Powder sa isang hunting trip kasama ang kanyang mga kaeskwela mula sa ampunan habang siya ay maingat na binabantayan ng mga estudyante at opisyal. Nilapitan siya ni Doog sa isang sulok, sinabi sa kanya ang tungkol kay Jesse at ang taos-pusong pagsisikap nito sa pagtulong sa kanya. Nakarinig sila ng kulog at sinabi ni Powder kay Doog na nararamdaman niya ang bagyo sa loob niya. Si Doog ay muling nakikinig sa kanya sa pagkalito dahil sinasabi ni Powder na may matingkad na mga alaala mula pa noong siya ay ipinanganak. Kinabukasan, habang ginalugad ni Powder ang kagubatan, naramdaman niya ang presensya ng kanyang mga kaeskwela na sina John at Mitch na nagtatago sa kanya. Tinawag siya ni John na freak at itinapat ang kanyang hunting rifle kay Powder, nang bigla silang makarinig ng putok ng baril sa malapit. Lumapit silang tatlo sa tunog, at nalaman na binaril ni Deputy Harley ang isang usa. Habang ang iba sa kanila ay nagdiriwang ng kanyang pangangaso, si Powder ay naghihirap sa namamatay na usa. Hinawakan niya ang Harley at ang usa ng sabay, at nagdulot ito ng mukhang scissor na epekto patungo kay Harley. Pinilit ni John at ng mga batang lalaki si Powder palayo kay Harley, at binitawan ni Powder ang kamay ni Harley bago umiyak sa harap ng patay na usa. Pagkatapos mismo ng insidente ng pangangaso, si Powder ay ipinatawag sa opisina ni Jesse, habang sila ni Doug ay nakikipag-usap sa kanya. Sinubukan ni Powder na ipaliwanag na hindi niya inatake si Harley, ngunit mukhang hindi siya maintindihan ni na Doug at Jesse. Sa sandaling umalis si Doug sa opisina, mas nagiging emosyonal si Powder. Nagreklamo siya kay Jesse na hindi ito tunay na kaibigan at iginiit na gusto nitong bumalik sa tahanan ng kanyang lolo't lola. Nakikita ang matinding emosyon niya habang nabasag ang salamin sa loob at nagdidilim ang buong opisina niya. Samantala, bumalik si Doog sa kanyang bahay pagkatapos ng tawag mula kay Maxine. Sa loob ng kanyang tahanan, sinuri ng isang doktor ang kanyang nakahiga na asawa at ipinaalam sa kanya na ang kanyang asawa ay naghihingalo, ngunit tila hindi siya bumitaw sa ilang kadahilanan. Kaswal na sinabi ng doktor na makatutulong kung may makababasa sa isip ng kanyang asawa dahil biglang naalala ni Doug si Powder. Kasabay nito, umalis na si Powder sa opisina ni Jesse at nagtampo ito sa loob ng isang silid-aralan. Nilapitan siya ni Donald upang makipag-usap kung saan binuksan niya kung paano nakakuha ng higit na focus ang kanyang utak pagkatapos ng kanilang nakaraang pisikal na pagtatagpo sa klase ng pisika. Nakipag-usap si Donald kay Powder, dahan-dahang lumapit sa kanya habang pinag-uusapan niya si Einstein. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa paniniwala ni Einstein, na kung ang mga tao ay dumating sa punto na magagamit nila ang lahat ng kanilang utak, kung gayon ang lahat ay magiging dalisay na enerhiya at hindi na kailangan ng katawan. Si Powder ay nakikinig ng mabuti kay Donald habang siya ay patuloy na nag-uusap na nagsasabi na ang Powder ay mas malapit sa antas ng enerhiya na yon kaysa sa sinuman. Ang pool boss ay hindi nababahala sa pag-iisip, ngunit sinubukan ni Donald na iparamdam sa kanya kung gaano kalaki ang potensyal ng kanyang utak sa paggamit ng magagandang bagay. Sinabi ni Donald kay Powder na gusto niyang kaibiganin siya, na nag-aalok ng kanyang tulong sa pag-alam ng higit patungkol sa totoong mundo. Tinanggihan siya ng Powder noong una, ngunit inabot ni Donald ang kanyang kamay at nakipagkamay silang dalawa. Sinabi niya kay Donald na kahit ang kanyang mga lolo't lola ay natatakot na hawakan siya, at si Donald ay nalungkot sa pag-iisip. Ang kanyang kilos ay nagpapangiti kay Powder, at mapaglaro siyang nagrelay ng isang static kay Donald, na nagpapataasan ng kanyang mga hibla ng buhok. Kinabukasan, binisita ni Doug si Harley sa kanyang bahay, natuklasan na ang kanyang mga baril sa pangangaso sa loob ay itinapon. Nakilala siya ni Harley, na mukhang walang magawa, habang sinasabi niya kay Doug na tumigil na siya sa pangangaso. Ipinaliwanag niya kay Doug ang kanyang karanasan sa insidente sa Powder, inamin na ang kanyang paghipo ay nagparamdam sa kanya ng takot at sakit ng namamatay na usa. Sa pamamagitan ng patotoo ni Harley, dinala ni Doug si Powder sa kanyang tahanan at humingi ng tulong sa kanya upang madama ang mga iniisip ng kanyang naghihingalong asawa, si Emma.
Habang dahan-dahang lumalapit si Powder kay Emma, umasok si Maxine para matakpan sila. Ngunit pinatahimik siya ni Dog at isinara ang silid. Tinitigan ni Powder ang asawa ni Dog at hinawakan ang ulo nito para makipag-usap sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang mga kakayahan sa telepatiko, ipinaabot ni Powder kay Dog na hindi makakapunta si Emma hanggat hindi niya nalalaman na magkakasundo si Dog at ang kanyang anak na si Steven. Nakipag-usap din siya kay Powder tungkol sa nawala niyang singsing na gusto niyang isuot sa kanyang daliri. Natuklasan ng dalawa na ang matagal nang nawala na singsing ay natagpuan ni Steven at nakaupo sa loob ng tilak na kahon sa buong oras. Si Emma ay nagsimulang umiyak habang si Powder ay patuloy na ipinapahayag ang kanyang mga saloobin kay Dog. Mapayapa siyang namatay nang maisuot ni Dog ang singsing sa kanyang daliri. Kanina lang, tinawagan ni Maxine si Steven sa bahay nila, sinabihan siya tungkol sa Powder. Binati ni Dog si Steven sa pasukan at niyakap siya na nagpapahiwatig ng kanilang pagkakasundo. Nagpalipas ng oras sina Powder at Lancey sa isang karnabal pagkalipas ng ilang araw. Hindi nila pinapansin ang mga titig ng mga tao sa kanilang paligid habang curious na tinatanong ni Lancey si Powder kung ano ang itsura ng mga tao sa loob. Ipinaliwanag ni Powder na nakikita niya ang katotohanan sa bawat tao, na kahit nalituhin nila ang katotohanan sa mga kasinungalingan at panunuya, nakikita niya na nakakaramdam sila ng pagkadiskonekta at takot. Inabot niya ang kanyang mga daliri patungo kay Lancey. Hinahayaan itong maramdaman ang kanyang iniisip habang magkadikit ang mga ito. Lumalapit sa isa't isa sina Lancey at Powder. Sa sandaling yon, nagpakita ang ama ni Lancey at pinutol silang dalawa. Nagalit ang kanyang ama sa kanilang closeness, dahilan para mahawakan niya ang kwelyo ni Powder. Nasaksihan ito ni Jesse at tumakbo upang pigilan ang ama ni Lancey. Dinalaan niya si Powder na layuan ang kanyang anak bago ito lumabas kasama nito. Bumalik si Powder sa orphanage at nagpa siyang umalis sa lugar, nag-impeke ng kanyang mga gamit. Habang naglalakad palayo, curious siyang pumasok sa isang gymnasium at nakita niya si John at ilang batang naglalaro ng basketball. Tinitigan niya ang isang binata na naghuhugas, napansin ang buhok sa buong katawan, isang bagay na kulang sa kanya. Nahuli siya ni John habang nakatitig, pinagbibintangan siyang pervert. Ninakaw ni John ang sombrero ni Powder at kinukutya siya. Ngunit bilang kapalit, nakikita ni Powder ang mga alaala ni John na inihayag sa lahat sa GYM ang masasakit na salita na sinabi kay John ng kanyang ama. Kinagalitan ng pulbo si John, dahilan upang siya ay kinalagkad palabas ng GYM bago siya itulak sa maputik na tubig. Sinubukan ni Mitch na pigilan pa si John sa kahihiyan ni Powder, ngunit nagsimulang magpakita ang mga kakayahan ni Powder habang hinihila niya ang mga metal na bagay sa kanilang katawan kabilang ang kanilang mga buttons at butas. Di nagtagal, isang malaking electromagnetic na puwersa ang lumabas, at ang epekto nito ay nagtapon ng Powder pabalik sa maputik na poodle habang si John at ang mga lalaki ay dumapo sa lupa. Napansin nila si John na nakahiga na sa sandaling magising si John, hinimok ni Mitch si Powder na umalis sa lugar. Nang maglaon, nakabalik si Powder sa farmhouse ng kanyang lolo at lola habang pinapasok siya ni Mitch sa loob ng isang pickup truck. Pumasok siya sa kanyang tahanan, natuklasan na ang lahat ng kanilang mga ari-arian ay naalis na. Maya-maya ay bumaba si Powder sa bakanteng basement nang dumating si Jesse sa farmhouse para hanapin siya. Sumama si Jesse kay Powder sa loob ng bakanteng basement na nagpapaliwanag sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na susubaybayan nila ang kanyang mga gamit kasama ang lahat ng kanyang mga libro. Nakumbinsi rin niya si Powder na karapat dapat siyang mapunta sa mas magandang lugar at hinila siya sa isang yakap. Sa oras na ito, napagtanto ni Jesse na ang Weton City ay hindi magandang lugar para sa Powder. Nagpasya siyang dalhin siya sa isang lugar sa labas ng lungsod kung saan hindi na siya huhusgahan at hindi maintindihan. Hindi nagtagal, sinundan sila ni Donald sa farmhouse upang tumulong sa kanilang pagtakas, ngunit dumating sina Sheriff Dog at Deputy Harley upang gambalain sila. Sinubukan ni Dog na pigilan si Jesse sa kanyang mga plano, ipinaalala sa kanya na ang kanyang ginagawa ay labag sa batas. Pagkatapos ng kanilang talakayan, kinukumbinsi nina Donald at Jesse si Dog na bulag na talikuran ang kanyang ulo at hayaan silang umalis. Hinila ni Dog si Harley, sinabihan siyang itaboy ang farmhouse. Gayunpaman, si Harley ay matatag na hindi hayaan silang lumabag sa batas. Habang sinusubukan niyang iulat ang insidente sa kanilang istasyon, sinira nina Doug at Donald ang kanyang radyo. Ipinahayag ni Harley ang kanyang inis na sinasabi sa kanila na lahat sila ay naging walang katotohanan habang papunta siya sa radyo sa kanyang sasakyan ng pulisya upang iulat sila. Samantala, ang panahon ay nagiging masama sa lungsod habang nagsisimulang dumagundong ang kulog. Sa ilalim ng masungit na panahon, saglit na nakipag-usap si Powder kay Doug. Ipinaalam niya kay Dog na maaaring patay na si Emma, ngunit palagi lang siyang nasa paligid na nanonood sa kanya at sa kanilang pamilya na nagpapaluha kay Dog. Tumingin si Donald kay Powder at ipinahayag ang kanyang paghanga sa albino na teenager. Ibinahagi ni Donald ang isang quote ni Albert Einstein na nagsasabi na ang teknolohiya ay nalampasan ang sangkatauhan.
Sa pamamagitan ng kanyang pakikipagtagpo sa Powder, naniwala siya na balang araw ay magiging kabaligtaran ito, kung saan maaaring malampasan ng sangkatauhan ang teknolohiya. Pagkatapos, binigyan sila ni Powder ng isang huling tingin bago siya tumakbo patungo sa madaming parang. Sina Harley, Jesse, Donald, at Doug ay walang kaalam-alam na humahabol sa kanya. Sa panahong ito, napagtanto ni Powder na ang kanyang tahanan ay hindi farmhouse ng kanyang lolo't lola, hindi Weton City, at sa huli, ay wala sa Earth. Habang hinahabol ni Powder ang umuusbong na kulog, umakit siya ng kidlat at tinamaan siya nito. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at hinayaan ang kulog na kulog sa kanyang katawan. Ang malakas na impact ng kidlat ay nagdudulot ng electrical jolt na tumama sa kanilang apat habang ang katawang lupa ni Powder ay nawawala. Sina Donald, Jesse, Doug, at Harley ay nakatitig sa langit pagkatapos mawala ang Powder, habang iniisip nila na ang Powder ay lumampas sa Earth at naging enerhiya.